So yun mga peeps, nandito na tayo sa aking cellphone at step by step Tagalog tutorial na ituturo ko sa inyo kung paan mag-fill up ng form para sa tax info na isasubmit natin sa Google AdSense. At dagdag impormasyon lang, baka may katanungan ka, papaano kung wala kang TIN number? Maaprubahan kaya ni Google AdSense ang iyong tax information na isasubmit? Kaya tapusin mong video na to at makakatulong sa iyo ang tutorial na ito. At syempre mga peeps, bago tayo mag-sign up or mag-fill up ng form para sa tax info, punta muna tayo sa Gmail para makita natin yung in-email sa atin ng YouTube team regarding nga dun sa pagsasubmit natin ng ating tax information kaya Google AdSense. So click lang natin yung instruction, yun. So mapupunta tayo dyan. Tapos click natin yung tatlong dot sa taas. Make sure na naka-desktop site tayo, okay? So pagdating natin dyan sa page na yan, yung tatlong bar sa taas sa ating left side, click natin yan. Then click natin yung mga pagbabayad or payments. So pagdating natin dyan sa page na yan, scroll down lang tayo. Then i-click natin yung pamahalaan ang mga settings or manage settings sa English. Okay, then next natin gagawin, i-click natin yung impormasyon sa buwis ng Estados Unidos. Next, click mo yung pamahalaan ng impormasyon sa pagbubuwis. Pagdating mo sa page na yan, i-click mo lang yung magdagdag ng info sa buwis. Siyempre, para malaman ni Google AdSense na ikaw nga nag-fill up ng form, kailangan mong i-enter ang iyong password bago mo i-click yung next. So pagdating mo dyan, may katanungan dyan anong ori ang iyong account, i-click mo lang yung individual at i-click mo yung susunod or next. Sunod na tanong, mamamayan o residente ka ba ng United States? Kung hindi, di-click natin yung hindi. Kung nandito ka lang naman sa Pilipinas, then click mo yung susunod. Okay, so then scroll down ka lang. Tapos pagdating dyan, so click mo lang yung W-8BEN. So yun na yung uri ng form na pipil upan natin. Okay? So pagdating dito sa page na to, click lang natin yung bansa ng pagkamamamayan. Siyempre, Pilipinas. Okay? So, siyempre, pagdating dito, kailangan natin maglagay ng TIN number para nga magkaroon tayo ng discount sa deduction ni Google AdSense tax. Okay? At yun nga mga peeps, kung wala kang TIN number, pwede po dito ang yung SSS number. Kaya hindi mo po kailangan mag-alala. Kasi ako, wala rin akong TIN number. Pero SSS number nilagay ko, so na-approve naman ang aking tax information na sinubmit kaya Google AdSense, no? So pag napilapan mo na yan, di mo na kailangan napilapan yung baba kasi optional yan. Click mo na lang yung susunod or next. So pagdating sa page na yan, dyan mo nilalagay yung address mo kung saan ka nakatira ngayon. Yung street, yung barangay mo, yung lungsod, yung postal code or zip code, huwag niyong kalilimutan po yun. Napaka-importante kung anong zip code mo. Okay? So, lalawigan. So, syempre, ako kasi mga peeps is Rizal ako. Tapos, kapareho ng address ng permanenteng tirahan ang mailing address, check mo yung box na yan. Tapos scroll down ka lang, i-click mo yung susunod or next. So pagdating dyan, sabi dito, kasunduan sa buwis. So i-click mo lang yung oo. Then i-click mo yung box residente ng bansa. Then yung bansa mo, syempre Philippines pa rin or Pilipinas. Then lahat ng box na yan, check mo lang yan. So basahin mo lang din, pero ako kasi binasa ko na rin yan dyan, tapos yan check.
check mo lang yan. So pagdating mo dyan, click mo yung artikulo. Okay, hindi, piliin mo yung article 13. Okay, click mo lang yung article 13 na yan. Then yung isa pa, yung rate ng pag withhold yun, 15%. Then i-click mo na yung box na yan, then i-click mo yung susunod. So dyan, pwede mo munang basahin yan bago mo i-check yung box. So, click mo yung susunod. Tapos, scroll down mo lang. Siyempre, sulat mo yung legal name mo, totoo mong pangalan. Tapos, may tanong dyan, ikaw ba ang taong nakalista sa seksyon ng lagda? So, click mo yung oo. Then, click mo yung susunod. So, pagdating sa page na yan dyan, so, meron ulit katanungan dyan. Pero ako kasi binasa ko na yan para umikli lang yung video, hindi na humaba. So, click mo lang yung oo. At, pagka-click mo ng oo, scroll down ka lang sa baba, may tanong ulit dyan. So, kung ikaw ay nakasahod na sa YouTube, ang i-click mo yung nasa baba. Pero kung ikaw naman ay hindi pa sumasahod, katulad ko, so click mo lang yung sa taas. Then, click mo yung submit. So, yun. Dahil lumabas na yan, okay, ibig sabihin successful yung pagsasubmit natin kay Google AdSense ng ating tax information. A few moments later. At syempre para malaman natin yan, punta tayo sa Gmail. Magte-text kasi yan, ay mag-i-email kasi yan. Okay, kung na-approbahan tayo. Then yan ang lalabas. Your tax information has been approved. Yun, yes. So ganun lang kasimple mga peeps. At syempre, salamat sa panonood ng video. Sana'y nakatulong sa iyo to. At kung nagustuhan mo ang video, huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video tutorial na ina-upload dito sa YouTube. Ako si Frex G. Thanks for watching.